Good morning sa inyong lahat. Hello, Ramir. Good morning. Good morning. Hangin. Hello, naririnig niyo ba ako? Hindi ko naman kayo. Good morning sa inyo. Good evening po, Doc Chani. Oo, good evening, Ma'am Gina. Kumusta po? Ito po, Ma'am. Happy to be here again. Oo. Sige, good morning, Ma'am Gina. Good morning, Ma'am Jocelyn. Good morning sa'yo, Ramir. Good evening po sa inyong lahat dyan. Good morning pala sa amin dito sa Amerika. Sige, Ma'am Gina. Invite nyo po sila sa page nyo po. Sige po. Ako po si Jocelyn D. Mangayan, hashtag Team Masayahin, under leader YMA Parales. Bisitahin niyo po ako sa aking profile picture account. Ito po ay random. Yun lang po ang aking masasabi. Marami pong salamat at good evening po sa ating lahat, sa mga viewers. Thank you po, Doc. Welcome po, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, ano pala tawag dito? Naghahabol ka ba ng ano, ng in-stream ads? Ano ba? Ano ba yung ano mo? May ano na po ako. May na po ako sa in-stream ads. Meron na po akong 31K minutes views. Ang aking pong followers ay 3,000. Ah, 3,000. Okay. So, keep it up lang po kasi habang padami ng padami naman sa posible, no, ng atin po mga followers ay dapat padami ng padami din po yung atin po mga views na yan. Okay. So, maraming salamat, Ma'am Jocelyn. Ma'am Gina, go ahead po, Ma'am Gina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maria Gina Sumido Parpan from Team Magkaisa. Under po ako sa administration ni Sir Raymer Glodavis and ni Sir Benji Magkaisa. Narito po kami para po hikayatin po ang lahat na sana po magkaroon po tayo ng pagkakaisa upang suportahan po natin. Hindi lang po ang ating mga kasamahan sa bawat team natin, kundi po yung kasamahan po natin under Doc Chani's umbrella. Sana po magsuportahan po tayo para po naman po sa kabubuti ng lahat. Tama po yun, ma'am. Maraming salamat po doon, ma'am, sa sinabi mo. Tamang-tama talaga yung sinabi ni Ma'am Gina, no, na kailangan nating suportahan, no, yung bawat isa kung gusto po nating umangat kasi hindi po natin talaga kakayanin yan na mag-isa. Sigurado po yan. Hindi po natin kakayanin talaga yan. So, kailangan po natin yung tulong po ng bawat isa po. Bawat isa po na view nyo po ay napakahalaga po yan. Sabi ko nga, kahit isang beses ka lang manood sa isang buwan, may kasama na din po yan doon sa count na minutes viewed nyo po. Ikaw, Ma'am Gina, nagkahabol ka ba ng in-stream? Ano bang ano mo? Nasa, ano na palang naman po ako, Doc, nasa 25,000 views sa ngayon, minutes views. And akin pong follower is nasa 2.3 po ata yun. 2.3. Pero po, dahil po hindi naman po kami pinapabayaan ng aming admins, pinupush niya po talaga nila kami. Lahat po kami pinupush nila and binibigyan po nila kami ng mga suggestions. Tinuturuan po nila kami kung anong mga techniques ang dapat na gawin. So we are very positive po na if not this month, may hopefully po next month po is po makahabol na po kami sa mga requirements. Totoo yan. Slowly but surely, ika nga. Di po ba, ma'am? Apo. Di po ba, ma'am, no? Kasi napakagandang performance na po yan, ha, na nasa meron na ka ng 25,000, no, na minutes view despite the fact na hindi pa naman kadamihan, no, yung inyong mga followers. Mm-hmm. So that's a good sign, meaning to say na yung matataas po yung views nyo despite yung kukunti pa lang, no, yung inyong po mga followers. And that is very good. Basta i-maintain lang po natin yan. Taas lang po tayo ng itataas lang po natin na itataas yung views na yan. At sigurado, baka mararating din po natin, no, yung atin pong paroroonan, kumbaga.
Kasi lagi ko pong sinasabi yan, lahat tayo nagsimula, tandaan niyo po yan, lahat tayo, kasama na po ako noong nagsimula po tayo sa zero. Wala po nagsimula sa 10,000 na viewers o 10,000 followers, wala po. Wala po nagsimula dito na binigyan na po kaagad tayo ni, ano no, ni Meta ng followers, no? So wala pong ganun. Lahat po tayo dyan nagsimula sa zero na yan. So tuloy-tuloy lang po tayo talaga kasi sooner or later, meron talaga video dyan na papatok. Ayan, talking about papatok. Sige, Ramir, magsalita ka dyan. Natawa tuloy ako sa patok na video. Sige, Ramir, go ahead. Ramir, wala kang sounds. Nasaan ang sounds mo? Baka ano, tawag dito. Baka naka-bluetooth ka kaya or ano? Ano okay ba? Na. Oh, yan. Okay na. Sige, go ahead. Ayan. So maraming pong salamat, Doc, na nabigyan niyo po ako ng chance na umakyat po ulit dito sa live po ninyo. At po at magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po dito sa Team Doc Chani Family. At binabati ko rin po yung mga kababayan ko po dito na alam kong nasa ibang team, yan mga Bicolano, Maray na Banggi po sa Indogabus. Ayan. So nandito na po yung admin po ng ano ng ng team magkaisa na sabi daw po nila ay bihira daw po makita sa live ni Doc. Ayan. So nandito na po ako at nagpapakilala po sa inyo. So ako po si Raymer Glodovisa, so admin po ng Team Magkaisa. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ayan po. So regarding naman po, Doc, doon sa yung ginawa ko pong reels, ay yung remix. Yung remix, yung po kasi noon, wala po talaga akong maisip na content. So, So nandun po ako sa isang sa farm, doon sa likod bahay namin. So, sabi ko, iniisip ko po kasi yung sinabi niyo, Doc, nung nag-live po kayo na gumawa po ng remix na ano, sabi ko, ano kaya kung gawin ko ng remix si Doc Chan? Sabi ko, so yon, naghanap po ako ng ano, nag-browse po ako dun sa mga reels po ninyo. So nakita ko po yung ano, yung sumasayaw-sayaw po kayong ano. So yun na lang pong ginawa ko, sabi ko, napaka chill dance lang po, sabi ko. So hindi ko na rin po naman, Doc, na ine-expect na ano po, na mag ano po yung viewers po niya. So sabi ko, taas para yung views. So na-mention ko din po doon yung lagi niyo pong ina-advise po sa amin na itatag po yung name po ninyo para mabilis niyo mabilis po ma-notify yung mga ina-upload po. So yung update po ngayon, Doc, bali yung huli kong check is nasa 20,000.1k. 21,000k na po yung views niya ngayon. Yung views niya. Oo nga, natuwa nga din ako doon eh. Kasi sabi ko, oh my, nanonood na sa akin dito. So, kahit yung isa pang video na ni-remix din, no, nung atin pong kasabahan na I think taga Team Chill ka lang siya, si Ma'am, ano, Ninivich, ayun. Si Ma'am Ninivich po, yung kanya pong remix, na pa, yung dance din po na video na yun, ay umabot na po ngayon ng 10,000 views din. So, ayun. Okay. Maraming salamat po sa mga nanood, no, ng mga videos po, ng mga ni-remix po ng ating kasamahan, no. Kasi syempre, madadagan din po yung kanilang minutes viewed nga dahil po doon sa mga every time po na pinapanood niyo po yung mga videos po at kasama na po yung mga remix po na yan. Okay, Mike, go ahead. Ayan. Good morning and good evening, no, sa lahat ng nandyan po sa ating live ngayon. So, si Sir Raymer ng admin ng Team Magkaisa. Narinig ko yung sinabi mo kanina, Sir, na sabi, bakit ano? may nagsabi sa'yo, ba't hindi daw umaakyat ang admin ng Team Magkaisa, ano? So, kailangan intindihin din po natin kung baka yung ating admin or yung ating member kaya hindi nakaka-akyat is dahil busy din po, no? So, kung hindi po sila nakaka-akyat, na-prioritize din nila yung kanila mga, ano, mga team members na umakyat. Yes. So, sila, kumbaga, iniisip muna nila yung kanilang mga
team members or pwedeng busy din po. Or yung iba kasi nahihiya din talaga. But hindi naman ibig sabihin na hindi umakyat si admin is sa ayaw niya or nahihiya. No? So gusto lang talaga nila na mismong yung mga members po or yung mga talagang nagfa-follow up na po, no? I mean yung nag-ahabol sa mga streamers. No? Regarding sa remix mo, no? Sa akin good news 'to, no? Kasi nagre-remix ako ngayon, eh. Kung mapapansin niyo kung dinadalaw niyo talaga yung page ko kasi professional ano 'yan, eh. Naka-profile ano 'yan, page, no? So personal account ko po 'yan. So nung yung tools ng ads on Reels, wala yan dyan. Hindi ko yan nakikita. No? So, apat lang yung nandyan. Yung stars, yung in-stream ads, and yung subscription, at saka yung isa, nakalimutan ka. So, but this morning, no, sa akin, for me, ha, good news yon kasi lumabas yung ads on Reels niya, pero hindi pa siya available. Bakit? Bakit siya lumabas? Number one, hindi ko alam dahil siguro nakipag-remix ako, halos ilan yung remix ko kay Doc, no? Na content niya, no? So nag-remix ako diyan. So ilang beses akong nag-remix din sa kanya. Na may tumaas din, nasa 3 right now is 3.6 thousand views na siya, no? So okay 'yon. And dun sa mga gusto talaga mag-remix, kay Doc na kayo makipag-remix kasi napakalinis ng account niyan ni Doc, no? So piliin niyo lang, kailangan appropriate lang talaga yung remix ninyo para kumbaga madadamay talaga yung minutes viewed natin, kumbaga madadagdagan siya dahil yung page nga ni Doc is syempre alam naman natin na malaking content creator yan dahil nasa 400,000 na yung mahigit, no? Yung kanyang followers. Ang bilis ng Mike, parang metro ng just isang araw lang ngayon, today lang ha, I think ang pumasok na follower sa akin nasa 14,000 sa isang araw. Imagine niyo yun, isang araw lang. No? So kaya lang to, parang ako, for me kasi nakita ko sa ibang content creator yung regarding yan. No? Na, yung iba na hindi sila nababahala dahil nagre-red. Kasi ang bilis, di ba, ang bulusok. Diba? Tapos after a couple months, biglang bumaba yung pagpasok ng followers, 'di ba? Kung dati tulad niyan 14,000 pumasok. Kaya nagre-red yung net followers kasi nung pumasok tong 14,000 ngayong araw na to, pagdating ng ibang araw nagiging 1,000, 2,000 lang. So kaya doon nagkakaroon ng red. Tama ba ako, Doc? Yeah, tama po 'yan. Hindi po lahat ng araw nagaganyan karami, no? Kaya oo, kasi nga bulusok pa ngayon yung momentum ni Doc ngayon, talagang baka nga sabi ko hindi yan matapos tong taon na to. No? So baka maging 1 million na followers siya, which is malaking bagay na yun para sa buong Team Doc Chani, no? So hindi kasi pati yung mga remix yun nga tumataas din yung views. Totoo, exactly, no? So ang kagandahan diyan syempre kasi pansin ko, Doc, ha, ito pansin ko kasi bihira sa ibang mga content creator na maraming followers like you na nag-o-open sila ng remix nila, di ba? Bihira. So may mga content din na kailangan na i-hide, yung kumbaga hindi pwedeng i-remix, no? So pero bihira talaga, nakita ko doon sa ibang content creator na maraming followers na i-allow nila na mag-remix sa kanila yung ibang followers nila. But ito, good thing dito, no, sa Team Doc Chani page, no, tayo mismo mga members yung legit po talaga, no? Kasi right now, nasa 22,000 na tayo, Doc. Na ano? Ang bilis din ang pasok. Oo, no? So, dun sa mga, nandyan sa Team Doc Chani page na mga members. So, alam naman namin na 22,000 yan, but doesn't mean na yung 22,000 is, kumbaga, may mga teams, no? Ang advantage lang talaga na may mga teams, meron talagang guaranteed na yayakap sa'yo. But since nandyan kayo sa Team Doc Chani page, yung kumbaga, member kayo dyan, tayo-tayo yung magyakapan dyan. Kayo-kayo ang magyakapan. No? Kung ako naman, hindi ko lang naman dinadalaw yung ating mga team members lang po or team leaders. No? Umiikot din po ako sa outside sa team natin. No? Kasi kaya sila nandyan, they were expecting na makikipag
ano tayo, makikipag engage tayo sa kanila. So tingnan niyo din kasi syempre yung ibang team member diyan na nasa Team Doc Channel page sa I'm not talking about yung the teams, no, yung sa talagang legit. Kasi syempre, meron din yan silang iba-ibang team. So syempre, gusto nilang umikot dyan, baka kung sakali, eh, makakuha sila ng engagements from Team Doc Channel page, no. So nakatuwa daw kasi syempre dati nasa 300 lang yan, pero ngayon nasa 22,000 na, no. Ano, nagsimula ngayon, zero, tayo lang nga, eh. Oo, zero talaga. Ito, okay, no? But anyway... Kami lang ngayon nag-post doon. Kami lang ni Mike yung nagko-comment-comment sa... Oo, nakakatuwa, no? So anyway, may mga dumating tayo dyan, no? Si Ma'am Ruby Lee, no? Sa Team Masipag. And si Ma'am Wymy ng Team Masayahin. And si Ma'am Iris, no? So anyway, welcome po sa inyong lahat dito sa live ni Doc, no? Sana yung mga nandyan po, no? Yung nandiyan po, eh, ma-promote nyo po yung inyong page, si Ma'am Jocelyn, no, mga yan ang Team Masayahin, no, and well, nandiyan naman yung Caribbean. Ito mga to, nakikita ko naman talaga to, talaga masisipag din talaga na mag-update, mag-upload, di ba, mag-comment, no, so, but syempre, Doc, tulad nga, ako nga tulad mo, sabi ko, hanggat kaya ko pang mag-reply sa mga content ninyo or sa mga mag-comment sa mga content, ginagawa ko na. Kasi baka dumating sa point na minsan pag nagla-like ako doon, ayaw eh. No? Pinipilit ko siya ko tatlong tap, saka pa lang siya nag-o-okay. I don't know, sabi ko baka phone ko, pero hindi, nagagawa ko sa ibang ano eh, nangyayari sa ibang ano members ko, sabi ko, ba't ganun? Eh kami, meron kaming everyday task na kailangan na gawin na dapat ako mismo na admin ng Team Arangkada, admin dyan sa Team Doc Channel, kailangan ako mismo na nakikipag-engage. Wala akong absent dyan, alam niya ng buong team namin. So, kailangan ganun din tayo. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat, Mike. Sige, Wymy, go ahead, Wymy. Invite mo sila sa page mo. Good morning po, Doc. Good morning, Sir Mike. At good evening sa lahat ng andito. Ini-invite ko po kayo sa aming page, Team Masayahin, dahil nagtatanggal po ako ng mga tulog, Doc. Inaalis ko na po yung... Inaalis ko na po talaga kasi binigyan ko sila ng isang linggo na gumalaw, hindi po sila gumalaw. So, wala na akong magagawa kaya tinanggal ko sila. Nasa ano na lang ata kami ngayon, nasa less than 60. Pero hasang-hasa nang mga yun, Doc. Wala na silang ano, wala na silang ibang team, as in ano na kami. Solid Team Doc Chani. At isa pa, invite ko din po kayo sa page ko kasi kailangan ko ng ano ngayon, naghahabol din po ako ng minutes viewed. Kunting-kunti na lang. Kunting-kunti na lang talaga. Gano'ng ka-kunti na lang, why me? Exciting naman masyado yan. Konti na lang po talaga, Doc. Ilan na lang ba? Sige, sabihin mo. Para alam ang lahat, para magtutulungan tayo, no, na dalawin na kaagad natin si Wymy. Nang sa ganun, sa araw na ito, matapos na yan. Sige, ilan ba? 18K na lang siya, Doc. Wow! Eh, nako, konti-konti na lang. Konti na lang yan. Oo, ilang ano na lang yan, ilang tulog na lang. Itong, mas ano, marami din. Next week, wala pang next week, no, matapos na po yung 18K na Amen, yan. Amen, praise the Lord. Yeah, so, please lang po, no, dalawin po natin yung page po ni Wymy at makipag-engage po tayo sa kanya para po matapos na po niya yung 18K po na minutes viewed po niya. So, maraming salamat, no, sa ahead, doon sa mga pupunta na po doon kay Wymy. Okay, Ruby Lynn, good year. Sige, go ahead. Ruby Lynn. Good morning sa iyo, Doc, at good evening sa lahat na nandito sa Pinas. Ipapromote ko lang yung bagong team namin na Team Masipag. At nakikita ko naman na Masipag talaga kayo. Masipag talaga. Yung nakukuha ko mga member, yung nagpa-adapt is masisipag naman kasi lahat sila dumadaan talaga sa ano ko, sa screening. Kaya pinatanong ko talaga sila bago sila pinasok sa GSAC team namin, sasabihin ko muna kung interesado ba sila na
sundin ang roles ng Team Doc Chani na makikipag engage sa lahat ng team. Kaya yes, sabi sir. Kaya nawala na si Ruby. Oh, anyway, doon muna tayo kay Iris. Sige, Iris, go ahead. Iris, go ahead, Iris. Hello, Doc. Yes, go ahead. Good morning, Doc. Good morning po sa lahat nandito. Sige, go ahead. Ibitahin mo sila sa page mo. Yes po. Ina-invite ko po yung lahat na pumunta po sa aking bahay. May nakahanda po akong kape doon. May libreng kape. May nakahiga na rin. Ang video ko pala ay mga random lang. Sige, bisitahin na naman. Ilan, ilang followers ka na ba, Iris? Ilang followers mo na? Ano na po, 5.5. Anako, naghahabol din. Naghahabol lang in stream. Ilan na ba minutes viewed mo? Nasa 28K pa lang ako. Wag mo kinukunin. Wag mo nilalang yung 28, ha? Oo nga. Malaki yan. Kaya doon. Nawawala signal ko. Nawawala signal ko. Oh, hindi bali, naririnig ka naman. So anyway, si Iris din po, naghahabol din po siya no ng kanyang in-stream ad. So pakidalawin din po natin yung page po ni Iris. Repito po kung may ano, may nakahanda na po siyang kape. So puntahan naman po natin no si Iris sa kanyang bahay. Kanta-kantahan mo sila, Ma'am Iris. Para naman sa kanyang minutes viewed. Sige, Robilyn, mag-ano ka, continue mo yung kanina kasi naputol ka. Oo nga, nawawala signal ko, Doc. Sorry. Okay, ano lang, eh, kasi... Oh, yun. Bago sila nakapasok sa team talaga namin, yun na nga, sinasabi nila, handa daw silang tumupad sa rules at gagawin daw nila. Kaya pinapasok ko. Pero nasa ano pa lang kami ngayon, 5-6. Kasi nga, kasi yung iba, nag-ano kasi sila nung para nag-aalangan sila kasi nga busy daw sila kaya baka baka yung mga roles hindi nila magampanan kaya hindi tumuloy. Kaya yung tumuloy lang na kursunada, yun lang ang sinasali ko talaga. Oo, at, kasi yun ang ano, this is not for everybody kasi kailangan talaga natin ng commitment. Hindi po madali ha na ma-monetize. Sinasabi ko na po sa inyo talaga yan kasi katulad namin ni Michael, may full-time job din po kami, no? And we have to, kailangan pa natin magsasagot, kailangan pa natin gumawa ng content. Tapos dito po sa, ito sa US, at ito sa Canada, lahat sa amin. So si Mike, taga-buo ng kanyang loan. Ganun din po yung ginagawa ko dito po din sa bahay, no? At yun na nga, ngayon talaga mas matindi na yung akin pong ano ngayon kasi yung mister ko ay naka-assign ngayon sa Kentucky. So, yung mga dating yard work niya ay ako na rin po ang gumagawa. O, larong ka na, Doc. Ano, all tapos may mga teams pa, di ba? May mga admin pa na kailangan sagutin. May mga admin pa na kailangan sagutin. Diyos ko, talaga naman. Sabi ko nga, yung inbox ko nga, hindi ko na makita yung dulo. Sabi ko, alam niyo ba ang ginagawa ko? Ini-scroll ko sila isa-isa, no? Kasi especially yung mga medical inquiries, no? So, ginagawa ko, ini-scroll ko na lang isa-isa, tapos pinipili ko po yung mga medyo matitindi talaga. Yun muna yung inuuna kong sinasagot. Pagkabasa ko doon sa isa, pagtingin ko pwede naman mag-intay-intay, ina-unread ko na lang para alam ko din na kailangan ko pa siyang sagutin later. Pero hindi talaga, grabe, hindi ko na makita. Araw-araw, parang humahaba na humahaba ito, pero wala yata akong... Parang wala na yata ako na di-delete, no? Parang wala ka na mababasa niyan to kapag ganyan. Kaya nga, sabi ko, kaya tingnan niyo naman yung upload ko ng video din. Sobrang late na, no? Yung dapat naka-upload na sana ako ng, like usually, di ba, pag Pilipinas kasi, ang upload ko kasi is usually alas 6 ng umaga, alas 5 ng umaga, no? Diyan po sa Pilipinas. Nako, ngayon, nasa ano na, alas 9 na, alas 10, nasa alas 3 na, ano yun? So, ibig sabihin, pag alas 3 sa inyo, alas 3 na madaling araw din po yan dito. Ibig sabihin po, hindi pa ako natutulog po niyan dahil lang nga eh,
kailangan nga po na maghapol din tayo, no? At yun na, multitasking talaga dahil gusto ko bang sagutin lahat, wala, iisang katawan ko lang po talaga. Kahit gusto ko mang mag-tumble, mag-split, mag-somersault na nga, no? Kung pwede lang, eh, maghingi na tayo ng parang octopus na lang, no? Para marami tayong kamay. Maraming tayo, ba? Iba yung taga-pindot doon sa ano, taga-sagot, iba yung nagre-research, iba yung gumagawa ng nag-i-edit ng video, kaso lang, dalawa lang yung kamay natin. Kaya nga to, lahat tayo na, no? Tayo na nag-i-edit, no? Kaya yung sinasabi ng iba na busy sila, siguro, iba yung pagka-busy talaga nila. Kasi kung seryoso ko talagang ma-monetize, at gusto mo talaga, gagawin mo talaga lahat. At kung si Doc mismo, ayaw na ma-spread niya yung pagka-monetize ng mga bawat member, hindi na yan magla-live dito. Kasi, kumbaga, yung account niya established na yan, eh. Diba? Mm-hmm. Whether we like it or not, nawala tayo, magkakaroon ng earnings yan. But mm-hmm. since yan yung lagi natin sinasabi, yung pagtulong talaga, yun talaga yung layunin ng Team Doc Chani page. Hindi yung organic way na pakikipag-engage, pag-follow, bonus na lang yan. Diba? Magiging bonus na lang lahat yan kapag sumunod lahat tayo sa gusto nating mangyari. Kaya yung mga admin ninyo na sinasabi sa inyo na ano na yung mga rules, yung sinasabi nga ni ano ni Ma'am Wymie na nagtatanggal sila, at least kung may matira man sa kanilang 60, quality 'yun. 'Di ba? Quality 'yun doon, eh, 'di ba? 'Yun yung gusto nating mangyari, na talagang guaranteed na mayroong engagement or views na mangyayari. Right. Ang maganda 'yan, yung team ni Ma'am Wymie, no, at saka nila yan nila Ma'am Rubilin, nila Sir Raymer, at ng ibang team, no. So ano yan, makikipag-engage sa inyo yan, no? Sabi nga natin, eh, kung let's say sabihin na natin 500 doc, eh, dun sa 1,000, sa 10 team na meron tigsa 10, 500 na lang. So ibig sabihin, kung yan talaga nakikipag-engage ka dyan sa mga members nila, ang dami yan, di ba? Kasi mali mo 500 yan, edi 500 minutes view din yan, araw-araw. I-multiply mo yan ng 60, o di umabot ka na talaga sa 60,000 views. Araw-araw yun, no? Tama, no? So anyway, Doc, ano rin ako, natutuwa ko. Ito kasi talagang yung layunin natin, tumulong. Nakakatuwa na may namomonetize sa mga members ng Doc Chan, di ba? So anyway, sige, going back na doon kung sino man yung gusto mag-promote. Oh, si ano naman, yung ka-teammate mo, si Ma'am Chona. Si classmate Chona. Alam ko, mga 5,000 na lang to. Kasi last time na narinig ka namin, nasa 10, eh. Hello, magandang gabi sa inyo lahat, Doc. Hello, classmate. Kahapon po, Doc, chinek ko siya, 53,000 na po. Kanina hindi ko siya na-check kasi sobrang busy, Doc. Kaya, tsaka, ang pinoproblema ko kasi, Doc, kanina, hindi po ako makapag-upload ng reel simula po ng umaga hanggang ngayon, Doc. Wala pa upload. Kaya hindi ko na check yung aking monetization, yung aking in-stream ads. Pero kahapon po is 53,000. So 7,000 na lang. 7,000 na lang talaga. Konting-konti na lang. Ano kaya, so, Doc, reason yan? Yung hindi siya makapag-upload ng ano? Pareho nga yan sa akin. Meron nga ganun nga. Di ba? Sinabi ko na nga doon sa isang vlog ko yan na may bago nga ano si Meta. May bago nga siyang restriction ngayon, na hindi ka lang restricted sa comment at saka sa like. Kung hindi, pati yung upload mo, restricted ka din. Yung sa akin nga, mas matindi, hindi ko nga nakikita yung account ko, eh. Alam mo yun? Sabi ko, ano na nangyari? At nakakatakot kaya, hindi mo nakikita yung account mo, nakikita ng iba, nakikita ng mga followers mo, pero ikaw mismo, hindi mo makikita kaya hindi ka talaga makapag-upload. So yun nga yung sinasabi ko na bago ngang restriction ni Lolo na hindi na sinasabi sa atin. Kasi di ba kung nare-restrict kasi tayo ng ano, yung follow for follow na yan, di ba sasabihin niya, restricted ka 2 hours, restricted ka 6 hours. Pero baka ganun, aba ngayon, wala. Wala siya sinasabi. Basta bigla ka na lang nawala sa ere, parang, oh no, oh my OMG talaga. Tsaka hindi lang yun, ha? Hindi lang page mo, pati yung ano, hindi mo ma-access, pati yung creator studio mo, pati yung lahat ng connected sa page mo, hindi mo ma-access. Pati yung meta suite mo, hindi mo ma-access. Kasi bala ko na lang sana, magsasasagot nga. Kasi hindi ko ma-access yung page, eh.
O di sabi ko, sige, doon na lang ako sa ano, magsasagot na lang ako. Sabi ko, ba't wala din? Hindi ko din siya ma-access. Sabi ko, oh, MJ, talaga, grabe to, hindi na talaga ng restriction nga, no? Kasi ang nangyari nga doon, sa kaka, ano ko nga, message, like, alam mo yon, ang dami, hindi mo na ma-count. Parang wala na talagang tigil kasi sa kagustuhan ko nga na masagot ka lahat. Ayun, yun nangyari. Dalawang araw po yun ha, na magkasunod na nangyari sa akin. Noong unang araw, akala ko lang, cellphone ko ngayon nagahang. Parang si Chona din. Ako, refresh. Wala pa din. Internet naman yung tiningnan ko. Sabi ng anak ko, Mami, okay naman yung cellphone ko. Baka cellphone mo lang. Sabi ko, eh paano naman nangyari yun? Ikabago-bago nitong cellphone na to. Eh, pinaka high-end pa ng ano, yung ano nga, yung pinakabagong ano pa ng iPhone. Sabi ko, imposible naman yun. Eh, yung sa'yo, eh, ano, mas low-tech pa yan sa akin, eh, nakakasagap lang, ano, nakakasagap na ko na yun. O, so the following day, nangyari ulit. Sabi ko, oh, ano na naman to? Kasi bumalik siya, eh. So sabi ko, ah, baka siguro sa connection lang, ha, blah, blah, ganyan yun. Aba, the following day, naulit na naman. Sabi ko, ah, baka cellphone ka. Pumunta naman kami ngayon doon sa, ano, sa Spectrum. Eh, di po, dating naman namin sa Spectrum, sabi nila, ay wala daw problema nga kasi lahat ng apps okay naman daw. Bukod tangi Facebook lang ang hindi talaga nila mabuksan din. Kahit sila, hindi nila mabuksan. Sa mismong cellphone ko ha. So sabi nila, ah, you should email Facebook nga daw kasi baka daw may problema doon sa ano mo, ganyan to, ganyan. Aba, pagdating ko sa bahay, nandyan na naman siya. Talagang tinayin ko yun, mga 2 hours mahigit, mga 3 hours siguro more or less. Nang ganun nga yun nangyari. Kaya after that, medyo nag-slow down na ako ng ano din, ng hindi na ako masyado nagsasagot sa inbox. Kasi sabi ko, pati pala doon sa inbox mo mismo, sa MetaSuite, counted din siya sa ano mo, sa mga activity nga natin. Hindi lang po yung ating pag-bisita dyan sa mga bahay-bahay, hindi lang po yung pag-sagot po natin doon mismo sa kanila mga comment section. Hindi lang po yun, pati po doon sa ano nga, sa atin po mga inbox. Kaya nakakatakot po talaga. So I think ikaw, Chona, ganun din. Restriction din po yan. Yun nga po, Dok. Yun nga yung iniisip ko, Dok. Kasi kung kailan malapit na ako, tsaka pa po ako nagkaroon ng ganyan. Ang pinagtataka ko lang, lagi nakalagay lang po doon is upload error, tapos trying. Ayoko yun, naman. Yan. Pareho tayo, upload error nga, trying. Tapos refresh. Ayoko refresh. Nag-refresh na rin ako, Dok, na restart na rin ako ng phone ko, ganun pa din. Tapos ayoko naman po, Dok, ulit-ulitin yung pag-upload kasi minsan nangyari, pag pumasok naman po yan, sabay-sabay. Dalawa beses, totoo, yan. Oo, dalawa beses, tatlong beses, nangyari din po sa akin yan. Mm-mm. Kaya yun po, sasamantalahin ko na rin po sana, Dok, yung pagkakataon na imbitahan po yung mga nanonood na manood din po sa live namin ni classmate Michael YS mamaya. After po ng live niyo, Dok, part 2 po ito ng aming live nung nakaraan, part 2 po ng journey namin sa pag-reveals. Kasi medyo bitin po yung oras nung last time, kahit 2 oras na po inabot, medyo kulang pa rin po talaga. Sa mga gusto pong magkaroon ng teams, pwede po kayong manood doon, mag-invite po kami. Sana po suportahan nyo, pakipasyalan na rin po yung aking page, Gaspar Chona po ang pangalan. Makikita nyo po doon, kung nakay Ma'am Irish po yung kape, nasa akin po yung spaghetti. Meron po doon, pagbukas nyo po ng aking bahay, makikita nyo po kaagad yung spaghetti. Maraming salamat po, yun lamang po. Maraming salamat po. So anyway, Jocelyn, mag-invite po kayo ulit, Ma'am, kasi papasukin ko si Sir Patrick, no, para makapasok po siya. Sige, Ma'am. Go ahead po, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn Mangayan, sige, go ahead. Invite niyo po siya sa page to po. Good evening po. Ini-invite ko po kayo sa aking profile picture, FB account, Jocelyn D. Mangayan, ng Team Masayahin. Bisitahin niyo po ang aking bahay. Lagi pong open yon sa lahat ng gustong bumisita. Bukas po ang aking bahay. Yun lamang po, random po yon. Salamat po. Thank you po, Ma'am. Ayan. Mayakap naman, no, si Ma'am Jocelyn. Bisitahin niyo po yung bahay niya. Follow na din po niyo siya. Sigurado po yan na ipa-follow back po kayo. Maraming salamat po, Ma'am Jocelyn.
Sige po, salamat din po, Doc. Okay na po. Sige, Ma'am Gina. Go ahead po, Ma'am Gina. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po yung mga narito po sa nanonood ng live ni Doc Chani. Alam po, supunin yung vlog. Patulad po na marami dito sa umbrella ni Doc Chani. Sumali po kayo sa kahit anong team po na mapupusuan ninyo. Sinisigurado ko po sa inyo na garantisado po na magkakaroon po ng magandang record or na magandang figures ang inyong dashboard. And I'd like to take this opportunity din po, Doc Chani, to personally thank you po sa... Kasi po, talaga pong hindi po matago yung ano po. Nagpapasalamat po ako dahil kahit pa paano po dinalaw niyo po ang aking bahay. And nakita ko po yung comment ninyo. Coming okay. From you po talaga, napakalaking bagay po nun sa akin. Kasi po, alam ko pong sikat na sikat po kayo sa mundo ng pagre-reels. And sino po ako para madalaw ninyo. Maraming salamat po. Actually wala po, ang lahat po ng teammates ko, they are looking forward to see you, to seeing your comments dun po sa kanilang contents. And ako po nagpapasalamat na po dahil nauna na po ako ninyong dinalaw. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat din po, ma'am. So yun naman, no, yung suggestion ko nga, kasi sa daming ano, lalo-lalo na ngayon, dumadami po talaga. Basta i-mention nyo lang yung name ko para ma-notify po ako. Kasi pag nag-notify naman po yan, at random din, basta kung sino yung makita ko na kaagad dyan, nagdumadalo din po kaagad ako para madalo naman din yung mga bahay nyo. Maraming salamat din po, Pang Gina. Maraming salamat. Sige, let's welcome naman si Sir Patrick Chua. Sige, go ahead, Sir Patrick. Kita na po yung pangalan? Kita. Opo, Sir Patrick. Kitang-kita po. Okay. Good morning po. Good afternoon. Good evening sa lahat. Good evening. Good evening. Ano po, mayroon na po akong, under po ako sa Team Masipag kay Ruby, kay Admin Ruby. Meron po lang akong question doon sa account ko kasi meron akong nakitang violation pero hindi ko pa ma-solve as of now. Ang nangyari po kasi is yung nagkaroon ng intellectual property. Mabigat yata yun tapos. Oo, mabigat yata yun. Mabigat yan. Na-list po yung star ko tapos yung ad. Stream at is 7 days lang naman. 7 days lang siya. Pabalik daw agad. Pero ang worry ko lang, kung after 7 days, kung bumalik yung stream ads ko, maalis kaya yung notice doon na ano, na notification. Violation. Kasi wala akong ma-delete. Kasi sabi niya, this video, something like, you shared something that parang intellectual property. Pero yung video, yung icon, pag-click ko, wala namang icon. So, ang ginawa ko, nag-search ako ng mga videos ko na yung ng mga na-share ko. Kahit may mga magandang views. Pag-delete ko, check nyo ako kung nawawala. Hindi naman siya nawawala. Pero, kaya, yun ang problema kasi itong violation, hindi ka kaya yung mga copyright, na andiyon yung video, pag-click mo, delete mo, mawala na yung notice. Ito, so hindi ko pa malaman kung ayoko ko sa inyo meron kay experience kung paano gagawin kasi nag-aruin ako sa mga YouTube wala silang suggestion din eh. Usually po ganyan yung mga violation no mawawala naman yung ating ano yung atin pong tawag dito yung restrictions mawawala po yan pero yung mismong violation po ay hindi na po yan mawawala parang counted na po siya sa atin forever so makikita po natin lagi yan na nakalista sa atin pong violation. So, pag natanggal nyo naman yung video na yon ay mababalik naman, mawawala naman po yon, no? Pero what you can do also, para sigurado po talaga, pwede naman po nating kausapin sila mismo para malaman nyo po talaga exacto kung ano video ba talaga yung may violation. So, regarding naman kung paano po natin sila kausapin, meron pa akong video dyan, yung ang title po ay Post Violation, na video, meron doon step by step kung paano po tayo makapasok no para makausap po natin sila personally. Kasi magbe-message po siya sa messenger po natin, pagkatapos pwede niya na po lang kausapin para sila mismo yung titingin kung okay na po ba o hindi.
So yun po yung so, pwede nyo pong ibig sabihin, gawin. Ibig po sabihin, sasabihin nila sa akin yung video na nag-cost noon pag nag, ano ko, nag... Opo, pwede po nilang sabihin sa inyo kung yung video nyo na nag-cost noon ay natanggal na ba o hindi. Para alam nyo po mismo kung okay na nga o hindi pa. So, pwede nyo namang sabihin na gusto nyo lang malaman kung okay na po ba talaga yung page nyo kasi hindi mo nga alam eksakto kung anong video. So, meron naman po silang ano, no, itong ano nga, yung parang help center nila. So, sasagot naman po sila. So, kausapin nyo na lang din po. Actually, hindi ka po ina-advertise din nila, ano yan, ni Meta, no, na-discover ko na lang din po yan, no, na-restrict na din po. At yung nagkaroon ng violations nga kasi... Mm-mm. So, kausapin nyo na lang po sila directly. Kaya nga, baka maubos yung risk ko sa candidates. Oo, walang mangyari. Sayang na. Kasi nanghula lang ako. Sayang nga po. Opo, totoo yan. Sayang. Kasi sayang, yan, eh. Pag sinabi na po talaga intellectual property rights, ay medyo matindi po yung ano, no, kaya tinanggal ka agad yung monetization mo sa STARS. Kasi number one nga na criteria talaga ni Meta is original content. So, nagpo-fall talaga siya doon sa number one violation, no, na unoriginal content, kumbaga, kasi intellectual property rights, eh. Ibig sabihin, nangopya tayo, no, ng ibang, ano, ng ibang content creator. So, medyo matinding, ano talaga yan, matinding pataw. So, pwede naman po sila kasi magkamali. Katulad nung nangyari sa akin, nagkamali po sila. Ni-review po nila ulit yung akin pong video na yon at yun, nalaman naman po nila na wala naman talaga ako violate. So, ibalik naman. Yung sa akin po, mas matindi kasi tinanggal talaga nila yung video na yon, nilockdown po talaga yon at saka ako po, 1 week po ako hindi makapag-upload as in wala. Wala akong magagawa for 1 week. Ganun katindi po yung naging restriction ko. So, yun na nga, ang masaklap doon kasi tatlong araw lang po ako na-monetize noon, tapos na-demonetize ka agad. Pero nabalik naman din po yung monetization kasi nga, kinontest ko naman din na baka nga, eh, wala naman ako nakita, no, doon sa video nga na yung sinasabi nila na lumabag nga ako sa community standards. So, pwede kasi magkamali. Doon kasi bakit doon sa ano ko, sa profile recommendation, nakalagay pa rin, no violation, you're recommendable, parang ganun. Parang hindi siya consistent. Meron siyang intellectual property kung, sa profile. Pinanggit okay po natin, no, yung isa pa tayong account. Kasi kung dalawa yung account natin, meron kasi tayong page at meron tayong profile, di po ba? Minsan, nandoon siya sa kabila, hindi po talaga doon sa ating page. Doon po tayo nag-share. Kasi yung sa akin naman, yung nangyari naman, yung mga noon-noon pa, yung mga 19 kupong-kupong pa, mga 2015, mga 2016, counted pala yun sa violations. Okay, alam mo yun, magulat ka na lang na counted pala. Yeah. So, kaya ingatan din po natin yung kabila po nating page kasi minsan nagsishare tayo doon, hindi natin alam damay po yung kabilang page po natin. Damay-damay po yan. Kung ano yung restriction sa ating page, yun din po yung restriction ng profile and vice versa po yan, ha? So, kailangan din po natin mag-ingat na mag-share doon po sa ating isa pang page kasi baka naman yung mismo sa page mo ay wala doon sa isa pang account mo, baka nandoon. So, yun naman ang tingnan mo. Kasi dalawa po yung ano ko, yung account, isang page, saka yung isang profile. Profile page na. Yung profile. Silipin mo din po yun kasi baka nandoon. No, yung doon nga yung recommendation is good, no violation. Ano ba yung ginagamit mo? Yung profile mo o yung page mo? Profile ko. Yung page mo, ko nasa 7,000. 7,000 ano na yung profile ko, 7,000 followers. Yung page ko, 7,000 followers. Yung profile ko na nagkaroon ng ads on reel is 2006. Doon ako na ano intellectual property kasi doon ako active eh. Yung isa kasi meron kasi siyang 1 ano million yun, view dati posts. Pa yun. Oo, meron din dala din doon ako, sa kabila, sir. Ah, sa kabila sa page. Silipin mo lang din doon sa kabila kasi kasi kahit hindi ka active doon, baka merong na-share dati pa. Ibig sabihin, Doc, pag nag-share ako sa kabilang page at nagkaroon ng violation doon, pupunta sa profile ko yon. Damay po siya, sir. Ah, damay po siya. Okay. Oh, okay. Damay sige. Po siya, sir.
Burahin ko na lang siguro yung mga... Tingnan mo din doon sa kabilang page mo. Kasi ganun po yun. Basta kung ano yung violation mo sa kabila, yun din po doon sa kabila. Okay. Anyway, Doc, mag-ano na ko sa support, baka sabihin nila ko sang anong video ang may violation para masigurado kung ano talaga. Yes, yeah, totoo po yan, sir. Pumunta na lang sa support para alam mo kung anong video talaga ang sigurado po yun. Okay. Sige po. Thank you po, Doc. Thank you po. Welcome po, sir. Okay. Okay. Oh, why me? Go ahead, why me? Ka-mute ka, why me? Hindi ka ba unmute? Oh, yan. Okay. Okay na po, Doc. Okay na. Sige, go ahead. Invite ko po kayo sa aking page. Marami na rin po akong na-upload na long video. Huwag po kayo mag-alala, hindi kayo maiinip. Hindi mahaba ang long video ko. 3 minutes lang po yun. Oh, napanood ko nga yun. Ay, ang isa lang, yeah. Yung pinakabago mo, ang ganda-ganda mo doon. Ah. Thank you po, Doc. Sana all. Invite din po kayo sa aming team masayahin. Basta sumunod lang kayo sa simpleng rules namin. Hindi naman ako basta-basta nagtatanggal. Inoobserbahan ko din naman. Basta ang sa akin lang talaga, manood ng live ni Doc, manood ng live ng teammates, at makipag-engage. Yun lang naman po. Tsaka yun, masaya po ang pahirapan ang ano namin, pahirapan ang pagtanggap ko ng tao. Pero pag once makapasok ka sa team, di masayahin ako po, ang daming kalug sa team namin. Halos ayaw ko nang pumasok sa GC kasi pag nandun ako sa GC, hindi na ako makakalabas. Yan po, Doc. Maraming salamat. Ito may nag-ano, no, si Bea, regarding naman doon sa, ano, sa pag-upload ng mga videos, no, doon po sa Team Doc Chinese page. Regarding naman doon sa pag-upload ng mga videos sa Team Doc Chinese page, kailangan dumaan muna tayo sa mga team natin, team leaders, no? Kasi nga, pag inalaw po natin, basta na lang inalaw natin kung sino po dyan na inalaw po natin, syempre magtatampo naman yung iba, di po ba? Kasi ang dami na po kasi natin eh. So kaya, ang ginagawa po talaga namin regarding doon sa pag-upload ng mga videos na yan, mga team leaders po yung pipili kung sino po yung i-upload for the day. So para magsipag din yung kanya mga ano, no, mga kung sino yung masisipag diyan, yun yung i-upload niya syempre. Saka yung syempre yung mga naghahabol din ng mga in-stream ads, uunahin po syempre yan, no, na i-upload din yung mga video. Kasi just imagine po, 10 po tayo times 2 po yan, 20 na po yan. Eh kung upload tayo ng upload, wala din naman manonood, di po ba? Sa sobrang dami naman na nandoon din. So ganoon po, no. So kaya pag gusto niyo po ma-upload niyo po yung video niyo, kausapin niyo po yung team leaders niyo, lalong-lalo na po kung naghahabol po kayo ng in-stream ads. Kailangan may communication din po tayo sa ating mga team leaders. Kasi pag hindi kayo nakikipag-communicate, pagkatapos magtatampo kayo, eh ano naman yun, wala, hindi naman namin mag-guess yung kung ano yung mga ano na sitwasyon yun, di ba? So kailangan lang din, mag-usap lang din po tayo, mag-usap kayo ng mga leaders nyo. Kasi sila, kayo yung nakakaalam sa sitwasyon, kayo din yung makipag-usap. Regarding naman live, for example, hindi sabihin mo, alam mo ma'am, why me, ano na lang ako eh, content na lang, pwede bang ako muna, suportahan nyo muna ako? Eh di ba? Parang ganon, hindi yung iba, nagtatampo ka agad. Nagagalit ka agad pag hindi nabigyan yung schedule. Kasi I'm sure naman na kung naghahabol ka talaga at malapit na, katulad ni Ma'am Chona, o nandyan sa Team Arangkada, I'm sure magbibigyan ni Michael yan. Sasamahan pa ni Michael yan para matapos na lang yung 7,000 na yan, no, na ano nga, na hinahabol niya na minutes viewed. So, ganyan naman tayo when we support each other, no, na pag ako in-inform niyo ako beforehand at kung hindi lang ano sa oras ko, eh siguradong pupuntahan ko din yan. Dadalawin ko po kayo pag magla-live din po kayo. Basta, inform nyo lang din kami beforehand nga. So, yun lang naman yung ano ko din, pakiusap ko din sa inyo. So, dagdag ko lang po, Doc. Yes, go ahead. Dagdag ko lang po, Doc. Marami akong nakikitang video na nakahiga yung ano nila, nakahiga yung mga pag ano nila ng video, horizontal. Hindi siya pa horizontal. Oo. Pa-vertical ang ginagawa. Oo. Hindi po tama 'yon, ha, kasi ang sabi ni Meta,
Dapat po yung ating video ay 9:16 ang ratio. 9:16. Dapat vertical shots po. Yun po ang required, no, sa ating po mga reels. Sa ating mga videos, dapat po 9:16 po yung shots po natin. Kasi pag mga paano daw, pag pa vertical daw po, mahirap daw po yan parang i-share ba or whatever, no? So, yun ang requirement, ha? Sabi na ni Lolo. So, dapat po nakatayo po lahat. Ako din, sinasabi ko din naman po, may nakikita ako naka-horizontal. Dok, so, tanggap ko lang doon sa comment ni... Let's go to Ramir. Sige, Ramir, go ahead. Kasi para may time pa ako magsabi din mamaya ng mga food list kasi kanina, kahapon ko pa pinamis ko din yan. Sige, Ramir, go ahead. Nakang na yata siya. Magandang gabi po ulit sa inyo, ma'am. Ma'am Waimi, Sir Michael, kay Ma'am Chona, kay Ma'am Iris. So, yan. So, sa lahat din po na 220 nanonood po sa live ni Doc, magandang gabi po sa inyo po. At ito po at magpapakilala po ako ulit. Ako po si Rainer Grodovis, admin po ng Team Magkaisa. So, hinihikayat ko po kayo na lagi po kayong manood lagi sa live ni Doc. Kasi marami po tayong matututunan regarding po sa mga community standard policy ni Meta. And then sa mga healthy tips din, marami din tayong matututunan. Ayan, so yun lang po, Doc. Ayan, salamat po. Thank you, Ramir. Yeah, yung kay Ramir, more of travel videos po sa kanya. Maganda din po yung mga videos niya. No? Dalawin niyo po din yung kanyang page. Yes po. Yes. Sige po, Ma'am Jocelyn po. Go ahead. Ah, tapos na pala si Ma'am Jocelyn. Wala pala si stage sa Ma'am Jocelyn, no? Si ano pala? Iris. Go ahead, Iris. Go ahead, Iris. Iniimbitahan ko po ulit kayo sa aking bahay. Mga random videos lang po, pero sigurado pong maaaliw po kayo. At syempre, yung kape ko. May nakahandang kape. Kaya huwag kayong magsasawang bumalik-balik sa aking bahay. Thank you po, Doc. Welcome, Iris. Chona, go ahead, Chona. Nakamute kayo, ma'am. Chona. Nakamute ka. Ayan. Okay na po. Okay na. Go ahead. Sa lahat po ng nanonood, iniimbitahan po kayo na pasyala ng aking bahay. Gaspar Chona po ang pangalan. Ang aking mga content po is dance mask, cooking, and konting tutorial. Sana po, kung may time kayo, pasyalan nyo at pakiyakap na rin po at yayakapin ko rin po kayo kaagad. Maraming salamat, Chona. Thank you. Sir Patrick, go ahead, Sir Patrick. Nawala na yata si Sir Patrick. Hindi ko na nakikita. Sige, Michael, go ahead, Mike. Naka-mute ka, Mike. Yakapin niyo po yung lahat na nandiyan sa screen ninyo, si Ma'am Chona, si Ma'am Waimi, si Classmate Gaspar, no, Chona, and Iris Pepito, Sir Raymer, and Sir Patrick. No? Siyempre ako po, yung abang link niyo po. And automatic na yung doc eh, kasi nag-autopilot na, talagang nagpa-follow na sila once na talagang monitor sa kanil. Mismong si Facebook na po ang nagre-recommend, no? Yung profile mo, so automatic na po yung siyempre, nagpapasalamat pa rin ako dun sa mga yumayakap sa akin. Babalik at babalik ako po. Yun lang, Doc, and siyempre po, flu season na, Doc, so baka mayroon kang pwedeng ibigay na tip sa amin o sa akin, kasi talagang medyo lumalabas na yung ating Totoo yan. Kahit ako nga eh. Full na dito eh. Kasi baka mamaya sabi nyo, sinisipon na naman tayo, mamuna naman tayo. Diba? Eh, nagtatrabaho tayo. Ako lagi na lang ngongo, no? Kasi nga eh, yung mga bata, grabe, hindi na nawawalan ng ubusipon yata yung mga, nagdadala na nga ako ng oil, ng mist, doon sa ano mismo, sa school, no? Kasi pinagsisprayhan ko na yung estudyante ko mismo kasi laging exposed kasi tayo no sa mga ano natin dahil si Mike din yung mga pasyente niya mga ano kasi yan mga high risk din yung kanya mga patients kaya mabilis din mahawa kaya bawal din kami magkasakit talaga lalo na si Mike bawal magkasakit yan kasi ano yung mga patients niya immunocompromised no so regarding naman doon sa tinanong kahapon kasi para sa lahat na po itong may sakit
Ayan, napakahalaga po. Number one po talaga na dapat po nating ayusin is yung kinakain. Kasi ano ba talaga yung pinakadahilan kung bakit may sakit? Ay, vlog ko na din po yan, no? Pinakadahilan kung bakit tayo nakakasakit is because of diet. Pagkain po, yung pagkain po natin na kinakain po natin araw-araw po yan. Ang tanong, lagi niyo pong tatanungin tuwing isusubo niyo po yung inyong pagkain, may sustansya ba ito? Yun po talaga ang palaging tanong. Kasi kung ang sagot ay hindi, alam naman natin kung ano yung mga pagkain may sustansya, di ba? Kasi kahit nung nag-aaral po tayo sa, excuse me, kahit nung nag-aaral po tayo sa eskwelahan, eh, lagi po yan sinasabi sa atin ng mga teacher po natin, ang gulay ay pagpahaba ng buhay. Pero ilan lang po talaga ba ngayon ang kumakain po ng gulay na yan, no? Kapiranggot lang po talaga, lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon. Kaya doon po sa may mga sakit, ito po yung number one po talaga na pinapa-change sa inyo. Diet po talaga. Number one po yan. At number one din na pinagpapabawal ko, yung pangalawa pa lang pinagpapabawal ko din, no? Alam ng mga nakikinig sa akin ng lecture noon-noon pa, yan, ni Wymy, ni Michael, yung gatas, bawal na bawal po yan, yung gatas na yan. Okay? Itigil nyo po yung gatas na yan. Kahit anong klaseng gatas, kahit anong brand yan, basta cow's milk. And anything that is made from cow's milk, that includes cheeses, that includes yung ice cream, yung cakes, lahat po ng meron pong gatas, bawal po yan. Okay? Kaya anong pwede ipalit? Yung mga plant-based na milk. Kung mahilig ka talaga sa gatas, plant-based milk po talaga. So, nandyan naman yung, buti nga ngayon, ang dami na nga choices eh. Dati kasi available lang soya. O di ba ngayon, may oat milk na, may ano na, may coconut milk na. Dati ang coconut milk, eh nasa ano lang yun, nasa dilata lang, pangluto lang. Ngayon, aba talaga, meron na talaga siyang ano, yung pwede inumin na po talaga, no, na naka-prepare, no? So, nandyan na po lahat, hemp milk, sesame milk, lahat ng klase mga plant-based milk ay available na po yan. So ako naman, ang ginagawa ko, tinurotate ko din sila. Hindi lang po yung puro soya. Kuminsan naman oat, kuminsan soya, kuminsan ano, hemp ba ngayon o sesame, bakit? Kasi iba-iba ngayon halaman, iba-iba din yung sustansya. Katulad na lang halimbawa ng soya, no? Ang soya kasi napakataas sa protina po yan. Sa lahat po ng mga plant-based na milk, soya po ang may pinakamataas na protina. Bakit? Eh kasi bean siya eh. Di po ba? So ang oats kasi oats yan eh. So wala naman, di naman beans yan. So hindi mataas sa protina ang oats. So doon naman sa ano, yung iba naman mataas sa iron, mataas sa omega naman. Like yung hemp, mataas sa omega oils po yun. Ano? Tsaka yung ibang mga nuts like almonds po, mataas po sa mga omega oils po yan. So yun naman yung ating pong depende po no sa ating pong kailangan. Kasi kung for example, meron kang sakit sa puso ngayon, tapos nakita mo doon sa paglaboratory mo, eh mataas po yung bad cholesterol mo. Eh di syempre, una po iwasan nyo dyan yung mga bad cholesterol, di po ba? Kasi hindi naman tayo gumagawa ng bad cholesterol eh. May pinanggagalingan po yan. At lahat po ng yan ay nanggaling nga sa ating mga kinakain. Ano ba yung mga bad cholesterol? Lahat ng klaseng cooking oil. Maliban sa grapeseed oil o kaya ay avocado oil at virgin coconut oil. Pero yung olive oil pala, excuse me, olive oil po, no? Pero yung olive oil po, ay hindi po natin pwede yan na iprito. Yung ano po, yung extra virgin, hindi po yan pwede iprito. Yung isang klase po na olive oil, ang pwede po natin iprito, no? Pero hindi po siya pwede yung sobrang init po talaga. Kasi pag sobrang init po talaga, yung mga deep frying po na yan, hindi po pwede si olive oil. Ang pwede po pag nag-deep fry po tayo ay yung avocado oil because that is the one with the highest smoking point or boiling point. No? So ibig sabihin, kahit mainit po siya sobra, nasa 400 plus po. Kahit umabot po yun sa 400 plus yung temperatura, hindi po siya nasisira. Kasi once kasi masira yung oil po natin, eh natatransform po yan to bad oil. So pinaka-safe dyan, kasi nga sabi ng iba, eh wala naman kami ng mga oil na nyan dito sa Pilipinas, eh di huwag kayo mag-oil. Di po ba? Pwede namang maglaga na lang, pwede namang mag-steam na lang, pwede namang magsabaw-sabaw na lang, o kaya eh mag-ano na lang, anong pangalan nito, mag-sugba. O yan, pwede namang ganon. So huwag na lang
magprito talaga. O ngayon, usong-uso naman ngayon, yung air fryer. O di mag-air fry ka. Para wala talaga siyang oil. So, yun pwede mong gawin yon. So, that is number one, no, na yung pagkain. Pangalawa, ang ratio po ng ating gulay doon po sa prutas ay 80% gulay, 20% lang po yung prutas. Bakit? Kasi po, lahat ng prutas, they still fall under yung tinatawag po nating acidic. Bakit po sila acidic? Eh, prutas nga, di ba? Hindi naman po pinagbabawal na kumain po tayo ng acidic. Kailangan din po natin ng acidic para po madigest po natin yung ating mga kinakain. Hindi po natin madadigest yung ating kinakain kung wala po yung konting acidity. Kaya nga, pag tayo po ikakain ng prutas, kakain po tayo ng mga fresh na gulay na yan, no? Kasi di ba nga, nasabi ko nga, no? Eat raw food. Bakit? Kasi may enzymes. Yung enzymes kasi, nakakatulong po yan para madigest yung ating kinakain. Kaya po, pag tayo po ay kumain ng raw, ng salad, kailangan pong kainin po yan bago kumain. Hindi po panghimagas, ha? Yung ating mga prutas, hindi po yan panghimagas. Baliktad po yun na pagkatapos kumain, saka ka magsasaging. Magsaging ka muna at pagprutas ka muna bago ka kumain. Mga about 10-15 minutes bago ka kumain kasi nakakatulong po yan sa mga digestion natin para mas mabilis po ma-digest yung ating pong kinakain, lalong-lalo na pag mga karne po yan, para mas ma-digest po yan. So ito yung para sa mga ano naman, no? Lalong-lalo na pag meron tayong mga tinatawag na gastroesophageal reflux na yan. Kailangan po mauna muna yung mga gulay at mga prutas bago po tayo mag-main dish. Di ba po, pag napunta tayo sa ibang bansa, ang una po inihain sa atin kahit po yung mga pupunta tayo ng resto. Di ba, Mike? Yes. No. Pag pupunta tayo sa resto, ano ba yung una isi-serve sa'yo? Di ba, salad? Salad, yeah. Oh, hindi kasi naman yung pagkuli. Kasi appetizer yan, yeah. Oh, di ba? Sa Pilipinas lang naman yan palagi na parang panghuli na yung salad na yan, parang panghimagas, di ba? Pati prutas, di ba? Panghimagas. Dito po talaga ano yan, nauuna po talaga siya kasi nga it helps, it aids with the digestion. So, dapat po nauuna po ha. So, yan po yung tip ko dyan. Pagkatapos po, eh, ito pa yon yung mga, ano nga, yung pagkain. So, meron po tayong tinatawag na alkaline food, meron po tayong sinasabi na acidic food. Ano bang pinagkaiba nung dalawa? Bakit may alkaline, bakit may acidic? Di ba nung nag-aral po tayo sa high school, eh, meron po tayong litmus paper. Litmus paper po, para sabihin, ay ito acidic, ay ito alkaline. So, yung mga acidic, ibig sabihin, maraming acid. Acidic nga, di ba? So, pag mas maraming acid po yan, mas ano po yan, nakakasira sa katawan. Kasi parang ano lang yan, makina ng kotse. Buhusan mo ng acid o yung makina ng kotse. Tingnan natin kung ano mangyari yan. Yung mga kalawangin po yan, masusunog, kakalawangin. Ganon din po yung katawan ng tao. Pag palagi po tayong acidic lagi, ay ganon po mangyayari, masusunog po yung ating mga cells. Kakalawangin po yung ating cells. Kaya isa pa sa pinagbabawal ko po talaga, ayan, alam ni Mike din po yan, alam ni Wymie, kasi palagi po ako nagle-lecture. O guest nyo kung ano, sige nga, alam ako, mo ba, Wymie? Pa, ako na doktor, nagot, soft drinks. Tama, soft drinks. Since nagkakilala, eto Doc, share ko lang, since nagkakilala kami, bago kami magkakilala ni Doc, mahilig talaga ako sa soft drinks. Yan, kami, soft drinks. Nung nag-start na nag-lecture na si Doc, nakaka-attend ako live 2 to 3 hours kami yung tumatagal sa lecture niyan. So, in-explain niya regarding kung anong epekto ng soft drinks sa atin. Since then up to now hindi na po ako umiinom ng soft drinks o ng pop. Oo. Thank you. Oo. 'Yun nga. Kasi 'yun mula... talaga ang lang. Oh, ikaw Wymie, sige Wymie, go ahead. Ito kasi mula nung nakilala po kita, Doc, hindi na po talaga ako uminom ng soft drinks para samantalang dati, kaming mag-ina nag-aaway pa kami kung sinong nakakarami. Pero ngayon as in wala na talaga ang soft drinks sa amin tsaka yung additional food seasoning wala na po talaga. Kasi naging sakitin ako nung araw, nung nakilala kita, as in wala na po talaga. Tas ang mga kinakain din namin, more on organic din po talaga. Oo nga, kasi may mga halaman ka kasi, no? Kasi makikita, oh, sabi ko nga, kung kailan tayo tumanda, di ba? Kung kailan tayo tumanda, wala na tayo halos sakit. Eh, samantalang nung bata-bata tayo, Diyos ko,
Kung ako lang, ang dami ko talaga naramdaman. Grabe talaga. Kung wala lang yung mga learnings ko na yan regarding fall, wala. Siguro patay na ako ngayon. No? Kasi feeling ko nga noon, mamamatay na talaga ako eh. Alam niyo ba, nung prayer ko, no, I was only at my 30s at that time. Kaya napunta nga ako dito sa, ano, no, sa naturopathy. No? 30s, 40s po ako, mga gano, late 30s po ako. Sabi ko talaga, ang prayer ko ha, sabi ko talaga, Lord, kung gusto mo naman talaga akong mamatay na, please lang, huwag mo na akong pahirapan. Diretso na lang. Oo, kasi ang dami ko talaga naramdaman. As in talaga. Parang feeling ko, ano ba ito? Wala nang araw na hindi ako umiinom ng pain reliever. As in, grabe. Lahat ng katawan ko, likod, kung ano, saan na lang sumasakit. Kaya sabi ko talaga, Lord, pag gusto mo na talaga akong mamatay, okay lang naman sa akin. Tanggap ko naman yan. Pwede bang diretso na lang? Huwag mo na akong pahirapan. Tapos sabi ko naman sa kanya, sabi ko, Lord, pero kung gusto mo pa ako talaga maggamot, pwede bang ayusin mo din ako, gamutin mo din ako para ma-share ko din, no, yung healing. At yun naman po, kaya tumigil po talaga ako sa practice ko ng medicine. Yun po talaga ang dahilan, no. Dahil doon sa promise ko talaga na i-share, no, yung healing na binigay po niya sa akin. Kaya kahit po nung aking mga tatay nga, sabi, nung sinabi ko sa tatay ko, sabi ko pa, alam mo ba, umalis na ako sa Chinese dyan. Sabi niya, ha? Bakit? Bakit ka umalis? Sabi ko, ah, hindi lang sa Chinese dyan. Pati po yung, well, hindi na po ako OB ngayon. Sabi ka, ano na nangyari? Ba't hindi ka na OB ngayon? Talagang nawindang yung tatay ko. Sabi ba naman ang tatay ko sa akin, nak, ang laki ng ginastos ko sa yun, nak, million. Pagkatapos ngayon, nag-albularia ka na lang. Ano nangyari? Hindi ko talaga makalimutan yung araw na yun na kinausap ko yung tatay ko na wala na ako sa hospital at ako na ay nagta-travel. Buong bansa po yun, no? Alam nila why me yun. Galit na galit yung tatay ko. Sabi niya, ano ba yan? Kasagsagan nung ano ba yun? Yung namatay yung ano, yung pinatay yung ano, yung mga Agwak. O yung sa Sharif Agwak. O yun, uh-huh. Yung pinatay yung mga ano, yung mga reporter. Alam, naka-schedule po ako doon. Nakwa, lahat sila sa, wag na nang tumuloy, Doc. Wag ka nang tumuloy. Ay, hindi. Tumuloy pa din ako. Grabe talaga. Oo, lahat sila. Wag ka nang tumuloy, Doc. Wag ka nang tumuloy. Alam mo ba, sabi, doon ko lang nalaman ha, na meron palang tinatawag na purple alert. Oh, sabi ko naman, wag ka nang tumuloy, Doc, kasi naka-purple alert. Sabi ko, ha? May purple alert ba? Kala ko lang hanggang red lang yun. Pag purple alert pala, mas matindi pala yun sa red alert. As in, grabe talaga yun, no? At napunta talaga ako doon sa bahay, no, ano, no, yung isa sa kinulong, no, yung mayor doon sa Sharif Agwak, no, yung si Ampatuan nga. Napunta talaga ako doon sa bahay kasi nga doon po talaga ang schedule ko na manggabot, no, doon sa Sharif Agwak. Sabi naman niya sa akin after no activity namin, sabi niya, ipapahatid na kita sa Cotabato City kasi Cotabato City ako, and that's about 4-5 hours away. Sabi niya, ipapahatid na kita kasi mamaya may mangyari sa'yo. Sasabihin na naman, kami na naman ang may pakana. Sa isip-isip ko, gusto ko sabihin sa kanya, parang ayaw ko yata sumakay sa kotse kasi po, yung kotse nila may special plate. May special plate po. So pag nakita yun na tumatakbo, alam na alam kung kanino yun. So isip-isip ko, baka mas gusto ko na lang yata sumakay ng ibang sasakyan kasi ang init-init pa noon, mamaya, 'di ba? Akala nila isa ako sa ano, no? Ampatuan din ako kasi nakasakay nga ako sa suburban, yung Mike, hindi ko talaga makalimutan yung suburban, ang laki-laki ng sasakyan. Naalala ko 'yan, Doc, kasi nung time na 'yan nandoon kami sa office, 'di ba? Pinag-uusapan 'yan eh. Grabe talaga yung nangyari na yun na sabi ko, suburban yung ha, sabi ko, bakit ang laki-laki ng sasakyan, pero pag sakay mo, parang ang sikip-sikip sa loob. Sabi ko nga doon sa driver, sabi ko, bakit parang ano, hindi kasya ang ano dito, parang dalawa lang talaga ang kasya. Sabi niya, kasi daw, hindi lang daw yun bulletproof, bomb-proof din daw yun. Sabi ko, ay may ganun pala, may bomb-proof pala na kotse. Sabi niya, kasi daw pag meron daw kasing ano, yung parang bazooka ba yun or ano daw yung, para magsa-slow down daw kasi para may magnet. So may time daw yung sumakay na tumalon. Sabi niya sa akin. Tapos yung ano ko, yung bodyguard ko ha, sabi ko, grabe, ngayon lang ako nakakita ng mga bala na parang kasing laki ng puso ng saging. Mayroon pa ng mga balang ganun. Sabi ko, ang tindi naman itong
bodyguard ko, ang laki talaga nung ano, nung bala. Sabi ko, anong klaseng bala yan? Tapos nung bababa ako sa hotel, oh, lahat ng mga tao nakatingin sa akin, akala yata nila, eh, ang patuan din ako nung bumaba ako. Ay nako, hindi ko talaga, that was a very, ano, talaga na experience, no, yung travel ko na yan sa buong bansa. Kasi, I travel po, hindi pa ako natatakot mag-travel. Basta once na may schedule po ako, naka-schedule po ako na manggabot sa lugar na yun, hindi ko talaga inuurungan yan. Kahit, siguro inuurungan ko lang yan kung talaga may gera na po. Siguro doon na physical na may gera, no. Pero doon naman, eh, medyo tapos naman yun ng ilang araw. Ilang araw pa lang yun, eh, di ba, Mike? Ilang araw pa lang talaga. Yung iba nga, sila nga, sila Mike, ayaw nga sumama eh. Nandito pa, iwan na lang kami sa office noon. Ilan lang yata sumama sa inyo niyan, no? Wala nga sumama. Wala nga sumama sa inyo. Ganyan talaga ka-dedicated si Doc, no, para talaga tumulong sa ibang tao. So, kung doon nga nagagawa na bumibisita mismo doon sa mga delikadong lugar, eh, ito nga lang po, online, we can do this online, di ba? So, online na. Doc, dati doon, hindi naman ganun kausong-uso ang online, eh, di ba? So, talagang kailangan bisita talaga, no? And I'm very thankful talaga kay Doc kasi without Doc talaga, hindi naman ako makakaikot din dati. Eh. Talagang kami mismo talaga ang umiikot, no? So, nakarating ako ng Davao, Cebu, di ba? Yan, Palawan. Basta may mga na-rating ako because of Doc, nakarating din kami. Marami kaming mga pinagsamahan ni Doc, no? Masyadong maiksi ang oras na to para ikwento yan. And syempre, yung purpose naman ng live natin is not just because to promote yung ating mga page and yung kay Doc. Syempre, ang layunin nga is tumulong, di ba? So, tumulong, no? So, yun po. So, anyway, sige Doc, go ahead po Doc. Yun lang po. Yeah, anyway, maraming salamat. No? Maraming salamat kay Ramir, kay Iris, kay Michael, kay Chana, kay Waimi. So yun, ang pinaka number one, sabi ko nga na kailangan po natin iwasan ay yung mga soft drinks. Any soda po for that matter, any flavor juices, bawal po yan. Lahat ng gatas, pinagbabawal po yan. And most importantly po, kumain po tayo ng mga gulay na yan. So, bukas po, iko-continue po natin yung ating pag-uusap patungkol po dito sa pagkain. Kung ano ba yung mga healthy na pagkain para maibalik po talaga natin, no, yung ating pong health. God bless po sa inyong lahat. Magandang buhay. See you all tomorrow po. Thank you. Thank you.